Ayan, hi! Welcome to Mob Channel once again. This is Sunday morning with Mob. So, I'll share to you my devotion for this morning. So, lalo-lalo na para dun sa mga talagang regular na nanonood ng videos na ito. Dahil hindi kayo maka-attend ng Bible study or hindi kayo makapunta sa church due to busyness in your work. So, this is our time together. Please tune in at kau naman po kung bago ka sa channel na to. Please click subscribe so you will be having updates and spiritual nourishment and spiritual upliftment, and then can get wisdom and knowledge from the greatest and most important book of life, and other than the Bible. Ayan. So for this morning, I was meditating in Genesis chapter 16, 17, and chapter 18. So, dito sa chapter na ito, dito ko nabasa yung pangako ng Diyos kay Abraham na siya nga ay gagawing ama ng lahi na sindami ng bituin sa langit at sindami ng mga buhangin sa dagat. Ayan. So, dito, dahil sa katandaan nila, dito sa time na to, 86 years old na si Abraham at si Sarah. Sa katotohanan nito, isa pa nga siya ang baog. At dahil dito, ang ginawa ni Sarah, yung kanyang alipin, isa sa kanyang mga parang personal alalay niya, personal assistant niya, si Hagar o si Hagar, ay pinasipingan niya sa kanyang asawa dahil sabi nga niya, sa pamamagitan niya, ay magkaroon nga ng anak. Magkaroon siya ng anak o magkabuo silang dalawa ng pamilya. Pero iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Dalagang ang pangako ng Diyos, magkakaanak siya, magkakaanak sila ni Abraham sa sarili nilang katawan. At makikita natin na napaka-imposible dahil nga siya'y baog, siya'y menopause, siya'y matanda na. So, paano mangyayari to? Pero ang paraan ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay pangako ng Diyos. Alam niyo po, kahit gaano ka-imposible yung kalagayan mo ngayon, kung nangako ang Diyos sa'yo, yun ang paniwalaan mo. Dahil wag po tayong maniwala sa nakikita ng ating mata, ang paniwalaan po natin yung sinasabi ng ating Diyos sa atin. Ayan. Pero isa lang po yan. Pero sa meron kasi siyang requirement bago matupad yung pangako ng Diyos na to. Kinausap ng Diyos dito si Abraham sa chapter 17. Ang sabi dito ng Diyos sa kanya sa verse 1, sabi ng Diyos, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Verse 2, I will confirm my covenant between me and you, and you will greatly increase your numbers. So, ang pangako ng Diyos dito sa kanya, ang may utos, ang sabi niya, walk before me. Number 2, be blameless. Ibig sabihin, sumunod ka sa akin, sa mga panuntunan ko, at maging malinis ka, o walang masisisi sa'yo, o walang mapipinta sa'yo. At sabi ng Diyos, tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Gagawin talaga kitang ama ng mga bansa. Gagawin talaga kitang kasindami ng buhangin ng lahi mo. Parang ganon. Pero may requirement. I believe ganon din sa buhay natin ngayon. May pangako sa atin ng Diyos. Pero hindi pa din natin nakukuha. Hindi pa din natin nakiklaim. Paano ba natin makiklaim yung pangako ng Diyos sa atin? Number one, ang sabi ng Diyos, walk before me. Paano tayo magwo-walk? Paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos kung di natin alam kung anong kalooban niya? Kaya dito na naman po mapasok ang pagbabasa ng Biblia araw-araw, dahil dito nakasulat kung ano ang kalooban niya. Ito ang roadmap, ito ang compass, ang buhay natin, ng daan patungo sa Panginoon. Pangalawa, sabi niya, be blameless. Kaya araw-araw humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Araw-araw, ikopya natin yung ugali natin, ikopya natin yung isip natin, ukopya natin yung pananalita natin sa Panginoon, di ba? And with that, sabi nga ng Panginoon, tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. So, may requirement din pala. So, yun lang po ngayong umaga na to. I pray na may natutunan ka ngayon. Evaluate yourself, evaluate your life. Maaring may pangako ang Diyos sa iyo na gustong-gusto mong makamtan, gustong-gusto mo nang makuha. Ang sabi ng Diyos, sumunod ka sa akin.
So, sumunod tayo. Alam niyo, araw-araw po, basahin niyo ang Biblia. Mag-aral tayo ng Biblia araw-araw. At sabi niya, be blameless. Para maging blameless, ang pinakamabuti natin gawin, isabuhay natin yung tinuro ng Diyos sa atin. Dahil ang Biblia na to, pinababasa sa atin ng Diyos, hindi para makipag-debate, o hindi para makipag-magalingan, o makipag-matalinuhan. Pinababasa sa atin ng Diyos ang salita niya upang i-apply natin sa buhay natin, upang makamukha natin siya na blameless, sinless, spotless. And with that, tutuparin ng Diyos ang mga pangako niya sa buhay natin. At ano bang pangako niya? Generally speaking, sabi ni Lord, ang pangako ko siya, ano, the plans I have for you, plans to prosper, not to harm, to give hope, and good future. So that's it for today. Good morning, everyone. Please don't forget to click subscribe and the button bell, so that pag every time po I'm trying to release morning devotion with Mob every morning, I'll try to do that, pero hindi po tayo mawawalan at least thrice a week, so that you will be updated. So shout out dun sa mga followers ko, kay Ma'am Len, dun sa aking dating din disciple na si Mutya, and some others, yung mga nakausap ko na, that I will keep you updated even malayo kayo sa akin through these videos. So thank you, yung mga bago po dito, I hope you get blessed. And before I end, let's have a short prayer. Let's bow our heads. Thank you, God, for this morning. Thank you, God, that your promises are yes and amen. You will give it, but you are just waiting for us to qualify for the promise. Dahil ayaw mo na makalimutan ka namin. Because apart from you, we can do nothing. Apart from you, there's no life. Kaya palaging gusto mo ay secure na nandiyan kami, andito kami sa piling mo. Thank you, God Almighty, for this morning. And I'm praying for those who are watching this video that your Holy Spirit touch them right now, bless them, give them new hope and new life. Thank you, God Almighty. We praise and bless you in Jesus' mighty name. Amen. Thank you for watching. See you. Don't forget to subscribe. God bless.